Good morning, SMI. Wow, praise the Lord. Masarap magpuri sa Panginoon pagsama-sama, di po ba? At sabi nga sa salita ng Panginoon, di ba? It is better one day in your court, tama ba? Than 1,000 elsewhere. So, masarap po magpuri sa Panginoon. Lalong-lalo na po, gagaya nito sa ating congregation na ginagawa natin weekly to honor at pagsamba sa kanyang pangalan. Good morning din po pala sa mga kasama natin na sa online at dito po sa sanctuary. Kasama natin, hindi lang po alata, pero ako po ay nanginginig sa kaba. Hindi ko alam kung bakit. Ito po ay parang pangalawa sa pinakakabang naramdaman ko simula nung ako ay tumayo dito. Kaiba, hindi ko alam kung bakit. But praise God! Kasi nandito tayo. Ayan. So siguro as we start, no? Pansin ko lang, laging every Sunday morning at sa pag-start ng ating pagsamba, alam mo, lagi po akong lumilingon at tumitingin dito eh. Alam mo po kung ano pong nakakalungkot? Laging ang daming bakante. No? Pero hindi po yun hadlang. Kahit na konti tayo, no? Kailangan natin magsamba sa Panginoon. Kaya I encourage ngayon po sa mga nasa online na nanonood, no? Join na po tayo dito. Sige po. Simulan po natin ang ating pagsamba sa pananalangin. Let us pray. May I request everybody to stand? Yes, Lord, dear Heavenly Father, we want to thank you, Lord, sa kabutihan niyo po sa aming Panginoon. Thank you, Lord, for another day of life na ipinagkaloob niyo po sa amin. To experience again, Panginoon, your love, your faithfulness sa aming personal na buhay, sa aming family, sa aming church. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, as we come to you, Lord, we ask for your cleansing. We ask for your forgiveness, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo nga po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Search our heart, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. And Lord, give us, Lord, a heart of worship, to worship you alone, na maibigay namin ang aming pinakamataas na antas na pagsamba at papuri ngayong umaga, Lord, sa inyo lamang, Panginoon, itataas. Kaya nga po, Panginoon, idunodulog namin ang aming mga birthday celebrant this morning, Panginoon, sa aming mga prayer focus. Lord, I pray that you would continue to bless them, Lord. Thank you, Lord, for a year of faithfulness sa kanilang mga buhay. Ganun din po, Panginoon, kung paano mo pa sila pagpalain, Panginoon, this year, Panginoon. And Lord, I pray, nahipuin mo ang kanilang mga puso, Lord, na lalo pong kayong saliksikin, Panginoon, at magkaroon ng malalim pang pagkilala sa inyo at more close to you, Panginoon, as their Savior and Lord. I pray, Lord, na pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Bless them, Lord, materially, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, spiritually, Panginoon. At gamitin mo rin, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Lord, na maging daluyan ng pagpapala sa iba, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, itinataas namin ang aming mga regular member, associate members, and associate members, Panginoon. Lord, I pray na katagpuin mo rin, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Ganun, Panginoon, magpasailalim, Lord, sa inyong turo ng inyong mga salita sa kanilang mga buhay, Panginoon. And Lord, I pray also, Lord, that you would bless also, Panginoon, their families and labor of their hands also, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang kanilang mga ministry. Tulungan mo rin sila, Panginoon, sa kanilang gawain, Panginoon. And gamitin mo rin ang kanilang buhay, Panginoon, na maging pagpapaala
at daluyan ng inyong mga salita, Panginoon, sa iba. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga members abroad, local, Panginoon, maging sa aming mga outreaches. Lord, I pray that you will continue to bless them also, Panginoon. I pray, Lord, na patuloy mo rin silang ingatan, pagpalain, palakasin, Panginoon, na lalo po, Panginoon, magkaroon ng time sa kanilang personal devotion to you, Panginoon. At reignite mo muli, Panginoon, ang kanilang spiritual life, na sa gayon, Lord, magkaroon ng mataintim at joyful na paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maging, Lord, mga nasa abroad, comfort them, Lord. Ganun din po ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Continue to bless and protect them, Lord. I pray also, Lord, for our church leaders and missionary. I pray, Lord, na patuloy mo pong bigyan ng wisdom ang aming mga leaders, Panginoon. Sa panguna po, Lord, ni Pastor Hernan at ang buong leadership ng ECMI, Makati and Outreaches, Lord. I pray, Lord, that you would protect, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Continue to encourage, Lord, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At maging example, Panginoon, di lang po sa amin sa church, Panginoon, maging example sa labas, Panginoon. And I pray, Lord, for a unity and love sa paglilingkod, Panginoon. I pray also, Lord, for our ministry, finance ministry, sa panguna po, Lord, ni Sally at ang miyembro. I pray, Lord, that you would bless them also, Panginoon. Tulungan mo sila. Maging joyful din po sa paglilingkod. And I pray, Lord, na lalo pa po, Panginoon, maging maalam sa kanilang gawain, Panginoon, lalo tigit, Panginoon, sa mga shortcomings na nagagawa, Panginoon. I pray, Lord, na makurek ito, Panginoon, at mag-focus, Panginoon, every time they do, Panginoon, yung task, Panginoon. Thank you, Lord, for how you bless them also, Panginoon. I pray also, Lord, for our outreach, ECMI Tansa. I pray, Lord, sa panguna ni Pastor Dennis at ang team. I pray, Lord, na ang inyong mga salita na ipunla sa malugar na ito, Panginoon, sa puso ng mga tao. Lord, I pray na ito po ay umabong at lumalim, Lord. At pagkilala sa inyo, Panginoon, maging, Lord, makapag-influence doon sa lugar na ito, Panginoon, ang mga tao, Lord, sa surroundings, maging, Lord, sa mga kalapit ba community, Panginoon. Lord, I pray maging influence po sila, Panginoon. At marami nga po, Panginoon, ang siyang makakilala sa inyo and to serve you and to know you, Lord, as personal Lord and Savior of their life. At gayon din po, Panginoon, makapagsimula na po, Panginoon, ang worship, Lord. Mag-open kayo ng mga new e-groups at magpadala kayo, Panginoon, ng manggagawa, Panginoon, na makatulong po sa gawain dito, Panginoon. Ganun din po, Lord, ipoprovide mo rin ang financial na pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I pray also, Lord, for a CBAP. Sa panguna po, Lord, ni Reverend Rene Abanti, Lord, and the team, lahat po, Lord, ng aming kapasturan. I pray, Lord, that you anoint them, Lord. I pray for a unity for them. I pray, Lord, na magkaisa, Panginoon, sa pagsulong, sa pagpalaganap ng inyong mga salita, Panginoon. I pray, Lord, na kayo rin po ang magpupuno ng kanilang pangangailangan. Maging, Lord, O God, to encourage them, Lord, sa mga discouragement na nangyayari sa ministry. Lord, I pray that you would restore again, Panginoon. Reignite the joy sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. I pray also, Lord, for our country, Philippines, Panginoon. Lord, I pray that you would protect us, Lord, sa anumang pong hamon, Panginoon, lalo na po, Panginoon, sa West Philippine Sea, sa pananakop ng China. Lord, I pray in the name of Jesus that you would protect, Lord, our nation. I pray, Lord, that you would bless, Lord, sa panguna po ng aming President, President Bongbong Marcos, down, Lord, sa pinakamababang sektor ng aming gobyerno. Lord, I pray na hipuin mo, Lord, ang kanilang mga puso, Lord.
at makakilala, na makakilala po sila sa inyong Panginoon. And to receive you, Lord, as personal Savior of their life. At maglingkod, Panginoon, sa bayan. Alisin mo, Lord, yung kanilang mga personal na interest, Lord. Palitan mo ito, Panginoon, ng puso, Lord, sa paglilingkod, Panginoon. Maging, Lord, O God, I pray for a unity, Lord. I pray, Lord, kung anuman pong mga personal or political, Panginoon, na nangyayari, Lord, sa aming gobyerno, Lord, I pray na i-restore mo muli, Panginoon, at magkaroon po sila ng unity, Lord, for the sake of serving our country, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang aming ekonomiya. Magbukas kayo ng mga panibagong business, Lord, na makapagbukas, Lord, ng mga bagong work, Panginoon. Lord, I pray na magbuhos din po kayo ng ulan sa mga dampo namin, Panginoon, at sa mga pananim, Panginoon, na higit na nangangailangan upang mapunuan, Lord, yung needs, Lord, ng aming bansa. Maraming salamat, Lord. Maging, Lord, O God, I pray kayo rin po ang siyang magtutugon, Lord, at magpupuno ng pagkain sa pagkainan ng mga nagugutong, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And I pray also, Lord, for our bless our cops. DUC, Lord, I pray that you would continue to empower and bless, Lord, yung aming mga life coaches, aming mga pastors. Lord, I pray na makapag-raise kami ng mga bagong life coaches, Lord, mula, Lord, sa kanilang mga hanay, na ang inyong mga salita, Panginoon, ay lumalim, Lord, sa kanilang mga puso, Lord, at magkaroon na po, Panginoon, ng puso, Lord, na mag-serve din po sa inyo, Panginoon. I pray, Lord, na ang aming mga kapulisan, Panginoon, ay magkaroon nga po, Panginoon, ng commitment and personal na knowledge sa inyo, Panginoon, at maglingkod, Panginoon. Maging, Lord, magkaroon po sila ng puso, Lord, sa paglilingkod sa bayan. Alisin mo rin, Lord, ang kanilang mga personal interests. Comfort them, Lord, maging, Lord, yung kanilang family, and protect them, Lord, sa panahon, Lord, O God, ng kanilang mga duties. Maraming salamat, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ihanda mo nga po ang aming mga puso sa aming pag-aawit at bigay papuri sa inyo, Panginoon. Na, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, ay magkakaroon, Panginoon, ng higit, Panginoon, sa paglilingkod, sa pag-awit, at pag-serve sa inyo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga miyembro o kasama, Panginoon, that along their way, I pray that you would protect them, Lord. Hawiin mo ang mga adlang sa gabal sa kanilang daraanan upang maging mapabilis at maayos, Lord, ang kanilang pagbiyahe at makarating dito, Lord, at magsama-sama kaming magbigay papuri sa inyong pangalan. Maraming salamat, Lord. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay tinatanggap na namin at ibibigay kami papuri at pasasalamat sa kasagutan ng Lord sa aming mga padalangin. We ask this and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Are you ready to worship the King? Amen. Sige po, tayong lahat ay umawit at sumayaw sa ating Diyos.
lalo na ikaw na napakatapat namin, Diyos. Kami hindi tapat kung minsan, pero nananatili kang tapat. Our love for the Lord today. There are
busy po tayo nowadays. Do we really love the Lord? Baka hindi po natin namamalayan ang mahal na natin. Asawa, anak, career, possessions, savings. Dahil takot tayo sa future, pinaghahandaan natin. Tunay nga po ba na mahal natin ang Panginoon? Yung last natin na sermon, sabi sa verse, Acts 13:22, gagawin daw po ni David lahat, all the things that I want him to do. Tayo po ba? Kaya po ba natin gawin? Do we really love the Lord? Umisi nga lang po ng alas 4, hirap pa tayo para sa fourth watch. We are His creatures. We are to submit to our Creator. Awitin po natin ang kantang ito ng buong puso. Oh,
you, Jesus. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love that never ends. Thank you for your goodness. Thank you for your blessings. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Ready na po tayo makaupo. Thank you, bro. Wow, praise the Lord. Ganda po ng kanta, no? You are my everything. Good morning again sa inyong lahat. Ganun din po muli sa ating mga kasama na nasa online. Magandang umaga po. And praise the Lord for this wonderful Sunday. Yan. Napakaganda at napakagwapo ng mga tao na nandito ngayon. Praise the Lord. Kinakabahan lang talaga ako. So, praise God, no, for this wonderful morning. It is so good to worship the Lord together. Amen po ba? Yan, amen. Lumalakas ang aking loob. So, today, we continue, no, with our sermon series with living as a kingdom man. Ayan. So, for the past 2 weeks, no, we have learned about the description of a godly man. And last Sunday, no, ibinahagi din po sa atin ni Pastor Hernan that God is searching for kingdom men who will stand in the gap. Isa rin po ba tayo doon? Meron, may sumagot. Praise the Lord. Amen. No? As we look into God's word to know what it means to be a kingdom man, what greatness God has instilled within you and me. Amen po ba? And how we are to walk in the faith to claim that. Today, my prayer is that God will teach us how we, men, can lead, submit, and function under the headship of God and leadership of kingdom fathers. So our message today is based on Psalm 128. So may I request everybody to stand up at basahin po natin sabay-sabay ang ating text. Ready, begin. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. May the Lord Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you live to see your children's children. Peace be on Israel. Blessed be the reading of God's word. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you, Lord, once again to look into your word. Lord, I pray na pangunahan nyo nga po ang inyong lingkod. May your spirit be our teacher, Lord. Kayo nga po, Panginoon, na siyang magturo sa amin, mangusap sa aming mga puso upang, Lord, matutunan namin ang inyong message sa amin this morning at maisabuhay po namin, Panginoon. I pray in the name of Jesus, bind Satan in his cohorts na mawala po dito sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. May I request all the fathers to stay stand up? To stay stand? Fathers! Ayan! Meron po, meron. Pero makinig muna tayo. Ang tanong ko po sa atin, bilang mga father, sino po sa atin ang may perfect family? No? Mananatili pong nakatayo. Yung may perfect family. Opo na rin po ako.
Wow! Pero hindi po pwede. Ako po yung speaker ngayon. So pagbigyan niyo na ako. So kidding aside, mga kapatid, no, wala po sigurong perfect family. Tayo din, mga fathers na nandito. No, walang perfect na father except for our Heavenly Father. Amen. Alam niyo po, nung ako po ay naging father, no, di ko rin po alam kung paano maging the best father. I want to be a good father. Di ko rin alam paano maging yun nga, the best father. And I want to be a good father to my children. Ayan. But madalas, may nagagawa po akong palpak. Sometimes I even feel that parang mali yata yung nagagawa ko. No? I also worry, paano kung ang mga mali ko ay makasama doon sa mga anak ko? What if I fail them? No? What if they grow up to be rebellious? Ayun, nandito po yung aking anak, Jared. Rebellious ka ba? Hindi. Thank you. And I praise God for that. No? Na hindi ang ating mga anak po ay sumusunod sa atin. So if I fail as a father, my children will suffer. And so will our church. If our church fails, we continue to a problematic community. Yan. A messed up country and broken world. Meron po ako ipapakita, no? According to the study of University of the Philippines Population Institute. Pwede po natin i-plus. 2022 October, 11% of young people felt depressed in 2021 compared to 7% in 2013. Taas po, no? 12% felt lonely and sad in 2021 compared to 6 to 7% in 2013. And also, 17% thought of committing suicide in 2021 compared to 8% in 2013. Quite alarming, di po ba? Mataas po yun. At napaka-alarming. And you know what is the most common reason for a suicide attempt? Ano po? Family problem. No? Family problem. Family problems include conflict in family members, being scolded by parents, no, guardians, and helplessness in the face of family issues. Taas po, no? So now, nakita natin, what should we do? Ano po yung gagawin natin? The only way to remedy a broken world is to build it with a better countries composed of a better communities influencing better churches attended by stronger families led by a better man, hindi bitter man. Better man. Therefore, it start with you and with me, with us, Father. For being messed up and imperfect men, we can be a good man. Pwede, no? Pwede ba? Pwede. We can even be a great man because this is God's intended plan for our life. Ito po yung intended ni Lord sa ating buhay. And also, no, even though this sermon is directed to the men, kasi po nasa men's month ba tayo? Ayan. Ang ating message. In our congregation, but many of these biblical principles are transferable to the ladies and the girls as well. Para po sa, isa lang ibig sabihin, no, no? Para po sa atin lahat. Because truth is truth. The word of God. No, no matter what, your age, gender, or station in life. So what makes a kingdom man?
Tingnan po natin, no? Natin, no? A kingdom man in his personal life. Ayan. Sabi po ulit doon kanina, no, sa Psalm 128, David clearly outlines that life of a kingdom man into four spheres. Number one, the personal life of a kingdom man who fears the Lord. Number two, the family life of a kingdom man. Makikita po natin sa verse 3 and 4. The kingdom man in relation to the church. And number 4, the kingdom man in his community. Now, first, the personal life of a kingdom man. It starts with you. Sabihin mo nga sa kapatid mo, start with you. Ayan. So verse 1 and 2 give us the criteria, a man who fears the Lord and who walks in obedience to Him. Fearing God is the foundational principle of God working in your life, in my life. So what does it mean to fear the Lord? There are two aspects of fearing God. First, it means to have a healthy dread or fear of God. Because He hates sins. He hates my sin. And must judge it. And secondly, it is also an overwhelming sense of wonder. And oh, for God in His undeserved love for me and for you. That love caused Him to send His perfect Son to the cross to take the punishment for my sin in my place, for your sin in your place, for our sin. To fear God means to acknowledge that He is Lord over all of my life. It means to align myself, my thought, my action, and my words underneath His control and authority. Simply put, to fear God is simply means to take God seriously. Tayo po ba? We take God seriously? As opposed to taking God casually. Now, many men today go to church and reference God but does not take God seriously. Baka isa po tayo doon. Bigla lang ano, pumasok sa isip ko, naalala ko tuloy. Yung last 3 weeks or 4 weeks ago, si Jared po ay na-assign sa multimedia doon sa camera. Ayan. Sabi niya sa akin, Pa, si Blank ay natutulog sa world. Ha? Sabi ko, paano mang sabi? Kitang-kita sa camera eh. Oo nga pala, na-assign niya pala siya doon. Alam niyo, makita ko doon kanina, nakita ko yung malaki ng screen nila. Ang liwanag na talaga. At kung ikaw ay natutulog dyan, mga kapatid, makikitang-kita po kayo. At napansin po yun ni Pastor Bong at ni Pastor Hernan. No? Baka isa po tayo dito. We here to worship the Lord. No? To take God seriously means to relate to Him on His standard rather than making Him come down to ours. Now, have you experienced driving in the expressway? Yung sa expressway po, at tumatakbo ka ng more than 100 kilometers per hour, tapos biglang nakasabay mo yung Skyway Patrol Highway Patrol, I mean, or patrol. So anong ginagawa mo? Magdadahan-dahan ka ngayon hanggang doon sa speed limit or below. Pero pagkalagpas na natin doon sa mobile patrol na yan, anong ginagawa natin? Speed up ulit. More than no speed limit. And that is exactly what it means to fear the Lord. To live with integrity, even without the patrol or speed camera seeing us. It means that we do the right thing. Amen po ba? What is pleasing to God in public, and more so when no one is watching. We should be infected and affected by His presence.
wherever we are. When we decide to take God seriously, we begin to see Him unfold His purpose and His blessings that He has destined for us. How then should we go? Should we go about living in the fear of God? Living in the fear of God, the fear of God means to acknowledge Him as Lord over your life and align your actions, your word, and thoughts accordingly. God wants the total commitment of the man so that through the man, in the man, He can express His will. How do you know, mga kapatid, that you are fearing God? You're fearing God when you walk His ways. You fear God with your life. With your walk, not just talk. The best thing that we can do in fearing God is when we wake up in the morning is to start your day by committing your day to God and say, sabihin po natin, God, no? Lord, today rule my life and my world. I want to take each step, each word, each thought and action in fear of You. And I want You to unlock the treasures of Your will for me, my life, and my destiny. Kaya nga po, napakaganda ng fourth watch. Di po ba? To start our day. So, yung mga wala pa po doon or hindi pa naka-attend, try po natin kahit once a week. Join po tayo sa ating fourth watch. If you begin to walk in the fear of God and not merely talk in the fear of God, then you have opened up the treasure chest to the blessings God has for you. So what are those blessings? The blessings of fearing God. Nakita natin kanina sa ating text. No? Your fortune, makikita natin sa verse 2a. Yan. When you eat the fruit of your labor, of the labor of your hands. Number two, your feelings. Sa verse 2b. And the third, your future. Sa 2c. So God says, if we take Him seriously, if we let Him run the show, and if we make Him the head, He will look up, or He will look after our fortune. He will look after our feelings. He will look after our future. So the challenge today is to walk in His ways, mga kapatid, so that we can experience His will. That means aligning with God. Now, if we are aligned with God, those we lead our family, will also align with God. Tama ba yun? Pag-align po tayo, father or guardian, pag-align po tayo, ganun din po yung family natin. Let us now look at number two. A kingdom man blesses and leads his family. Now, fathers, the very first group that should know that you are kingdom man, sino? Is your own family. Tama ba? Your wife. You are to be a kingdom man at home. Just like the yung nakita natin sa statistics kanina na ipinakita ko, no? Why do people think of suicide? Dahil sa family problems. So dapat po nagsisimula sa ating family. We may be seeing depressions, suicides, addiction, rebellion in our families. These are problems. But you know what? These are not the root cause. Tama ba yun? What we have to fix the foundation in our family, and that is you and me. Doon po nagsisimula. Una po, no? Your wife.
the first person to know that you are a kingdom man. Tama po ba? Your wife is your wife. Sabi po, no? Sa verse 3a, your wife will be like a fruitful vine within your house. Why? Because you fear God. Your wife is going to flourish in your house. When a man becomes a kingdom man and he fears God, changes will begin to occur in his wife. When we create a stable environment based in your fear of God, your wife becomes secure. And she will begin to flourish. If you want your wife to flourish spiritually, you have to take care of your wife. Invest in her. Mag-invest po tayo. Sabi po ni Paul doon sa Ephesians 5, verse 25 and 28, husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her. Our love for our wives should look like Jesus' love for us. So we need to, no? Sacrificially serve our wives and be ready to meet her needs. To lay aside our agenda, our interests, our plans in order to serve and care for her. Now, Ephesians 5:26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Now, like Jesus died for us so that we could be made holy. So, kingdom husband is responsible for sanctifying his wife. Sanctification is the process to taking someone for where they are into what they ought to be. It means to become more and more like Jesus in character, behavior, and attitude. It means discipling her and helping her grow spiritually. How do we do that? By taking care spiritually, lead in the marriage, and providing a place where she is safe to grow and develop into the new creation God made her to be. We can do by praying for her. Pinagpipray ba natin ang ating wife? And with her, pray together. No, reading and studying the word together, or even attending worship and Bible study together, etc. No, actually, husband, we are to be our wife pastor. Bakit po? And also, we need to be a student of the word para po natin matulungan. Maiakay ang ating wife. Spiritual changes takes place as a kingdom man uses kingdom principles, with God at the top, investing in his wife. A kingdom man not only gives spiritually leadership for his wife, he is also responsible to spiritual nurture and disciple his children. Your children will be, you know, like olive plants around your table. Sabi doon sa verse 3b. So notice po natin, sabi doon, plant, not hindi po trees. Sabi ba? And other version says olive shoots. Now, olive trees start bearing in 4 to 8 years, but full production is not reached for 15 or 20 years. Their roots need to grow deeper. Kailangan pong lumalim. Nabasa ko po, no, yung about olive trees can live for 1,000 years. Ganun pala katagal, no? Grabe ang buhay nila. There are many trees in the Mediterranean region that are scientifically verified to the as old as 2,000 years. Grabe. Another amazing fact about olive trees is that they are almost indestructible. Indestructible because the root system of the olive
Three is robust, that it's capable to regenerating in itself. Even the above ground structure of the tree is destroyed by frost, no, yung yellow ba, fire or disease. So the key is the root system. That's the key, mga kapatid. Our children's roots, no, our children's roots don't run deep, maybe because we are not overseeing them. We need to be in the home to teach them the values according to the Bible. Tinuturuan ba natin ang ating mga anak? To teach them what is right and wrong. How do we help them grow their roots deep? Like olive shoots, no, children need to be spiritually nurtured and cared for also. And fathers, guess whose responsibility that is? Kanino po responsibilidad? Your wives? Our wives? Maybe yes, na makatulong. Pero no. Tayo po, father. God has designed a family to be nurtured and discipled by you and me. Take a look at, no? Yan natin yung Ephesians 4, 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Even more, no, significant in the context of this spiritual nurturing, notice what these shoots are nurtured in verse 3. It is around the table. The way a man leads his family is around the table. The table is the place for kingdom men to take charge. At the table is where gather our family to provide them leadership, where we remove distractions, where we review the Sunday sermon, yung message. No, sa maging sa ating mga Bible study, meron ba tayong family Bible study? Ayan. Where we are pray for our children individually. Pinagpipray ba natin ang ating mga anak individually? Ako po, lagi ko pinagpipray ang aking mga anak, bawat isa sa kanila. Pag inahatid ko po yun sa school, nung may school pa, pag alis pa lang ng bahay, pinagpipray ko pa na yun. Bigyan sa Lord ng wisdom. Protektahan, ingatan, pag-uwi. Thank you, Lord, for how you protect my son, my daughter. Pag-uwi, ganun din. No? Pray for our children. At the table is where we provide disciplinary and corrective instruction for our children. I think 2 weeks ago, nagdi-dinner kami tatlo, si Jared at saka si Ayel. Wala si Sally kasi nasa office pa. Sabi ko dun sa dalawa, Jared and Ayel, gusto niyo ba maging successful sa life? Sabi lang, Sabi ko din, no? Fear God, no? Matakot kayo kay Lord. Serve the Lord. Obey your parents. Honor your parents. Yun yung key. Tama po ba? Kwento ko lang. Di ba masarap? No? Minsan, paminsan-minsan, di ba, kausapin natin ng ating mga anak. Tanungin natin. Pero ako mga anak, medyo alanganin pa eh, yung maturity. But I praise God na hindi po sila nawawala. If we cannot be at the table with our children every day, we should be there every time we can. Kahit hindi araw-araw, kahit hindi man yan sa ano, no? Gawin natin as much as possible. Your presence must be felt by your children at the table. No, fathers, whether it breakfast man yan, dinner, lunch, no? Make the time to lead your family around the table. A kingdom man lead his family. So that's the kingdom man in your family. Now let us look at number 3. A kingdom man in connected to engage in local church. Sabi po sa verse 5,
The Lord bless you from Zion. Zion refers to God's holy dwelling place. That special place set aside for God's unique presence. The temple was where a father took his family to worship Yahweh, kagaya nitong ginagawa natin. Fathers, samahan po natin, akayin natin ang ating family. Dalhin po natin. Every Sunday, masarap magpuri sa Panginoon ng sama-sama. Siyempre, iba din po yung nasa bahay sa ating mga Bible study. But this is a gathering for ECMI family. Amen po ba? Amen. It is the Father's rule to lead His family to worship God in the church. So apart from God's blessings to us, God has blessings as well as His church or from Zion. Satan wants to keep men disconnected from the church. Diba? It is not enough that you listen to the sermon and sing songs dito po sa church. It is not enough that you listen to the sermon and sing a song. Yun nga ulit dito sa church. The church draws heaven to earth so that the earth has a vehicle for the power of God to be manifested. Why do we need to go to church? First, men go to church for the collective worship of God, kagaya nga nito ulit. Alam niyo po, ako, Saturday pa lang ng gabi, piniprepare ko na yung anong susuotin nila. Namin, gabi pa lang. Kung mayroong paplansyahin, pinaplansya ko na yun, inaayos. Kasi, kapag kinabukasan pa, maghahanap ka pa ng susuotin mo, anong mangyayari? You were late. At, hindi lang po yun. Sunday morning, pagising ko, naka-alarm na yun. Alam ko na kung ano oras ko sila gigisingin. At ina-advance ko po yun. Pagising na pagising ko, alam ko na yung kung ano oras ko papatayin yung aircon. Pag pinatay mo yun, a few minutes, 10, 15 minutes, gigising na yung mga yan kahit di mo gisingin kasi mainit. Kung electric fan, patayin mo. Every Sunday morning, ganun po ginagawa ko. And then maya-maya, pag hindi pa rin siya nagising, bangon na kayo. Pati ang pagligo po. Sorry. Pagligo. Pagbihis. Kinakount ko na po yung ilang minuto. Para alam ko na pag ganitong oras, kailangan nakaalis na kami. Sa Pasig po kami manggagaling. It's about 13 kilometers mula dito. So ang time travel po ay kinakount ko na rin yun. Para hindi po kami malate. And this morning, galing po kami ng Cavite. Sa Cavite pa po kami galing. Nagising kami ng maaga para hindi ma-late. Ang tanong po, kasi malayo kami. Once a week lang naman. Diba? Bigyan na natin kay Lord. Diba? Siguro may mga circumstances na nalilate tayo dahil sa mga hindi inasahan. Pero no, dapat goal natin yun eh. Taba? If you love God, diba? Dapat maaga tayo. Naalala ko tuloy sabi ni Pastor Bong, worship, yung Sunday worship, it includes lahat po yun. Simula doon sa prayer, sa worship, sa message, sa announcement, kasama po lahat yun. Kaya po, naalala ko tuloy nung sa lumang, sa Burgos pa yun. Pagka giving, bigyan ni giving, tapos alis na. Yes, ginagawa ko noon nung nasa Burgos time. Pero hindi eh. It includes lahat. That's how we worship the Lord. Men go to church for collective worship. Men go to church for discipleship. Tamang-tama, no? Jesus strategy. Next week pa yun, Pastor? Next week. Oh, yun. So meron po tayo, no? Men go to church for discipleship. The goal of the church is to primarily disciple men because men are responsible for discipling their families. The church, number 3, is where
Men use their gifts, talents, and skills for the furtherance of the ministry. So kung wala pa po tayo mga ministry, I encourage, join tayo sa ministry, kahit isa lang. No? Hindi pa huli ang lahat. Now, it's a very good to start. Men, God has a special lane for those of you who intentionally link yourself with others in the body of Christ. It is a lane that will allow you to go farther, and faster in His kingdom than you ever could your own. It is His church. The degree that you are connected to and engage in church will determine to what degree God will pour out heavenly treasure para po sa inyo or sa atin. Spiritually, blessings and power upon you and your family. Kaya men, mag-join na po tayo sa ministry. Hindi lang po particularly sa men, no? Sa lahat po sa atin, kung sino po wala pa sa ministry, I encourage you to join sa ministry. Kahit isa lang po, mag-active po tayo. Masarap po maglingkod sa Panginoon. If you are truly fear God, serve Him. Nagsaserve ka dapat. And finally, let us look at how a kingdom man positively impact his community and country. Sabi po sa verse 5 and 6, may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see your children's children. Peace be upon Israel. When God gets the heart of a man, God can use that man to positively impact his community and his country. Have you noticed the progression of God's work? Nakikita ba natin yon? God always starts working in the heart of an individual sa bawat puso po natin. Kung wala pong pagbabago, wala po. Dapat po merong pagbabago. Usually, in a man. Because when a man begins to fear God and take God seriously, that will positively affect his wife, his children. When a family begins to come alignment underneath the leadership or the lordship and rule of Christ, then our churches are filled with kingdom men and women. Then they will be impacting our communities and our country for God's glory and the sake of God's kingdom. That is God's blueprint for kingdom men, kingdom women, and kingdom families. So mga kapatid, our conclusion, we need more men who take God seriously. We need more men who align themselves under the lordship and leadership of Christ. Men who fear the Lord and who leads our families to do the same. Then, we can make a great impact to our church, our communities, and our countries. So men, I leave it with this question para po sa atin. Which blueprint do you choose? Kanino po ang blueprint? The word, the world, or God? It is never too late, mga kapatid. Your race is not over. Fight for your faith, your family, your church, our nation. Let us pray. Father God, thank you for your word again that reminds us, Lord, to fear of you, Panginoon. Lord, maghari ka sa aming mga puso. Maghari ka sa aming mga pamilya.
Lord, maraming salamat kung paano mo po kami tinulungan at ni-remind muli of your word. Be the Lord, be the headship, the lordship of our family, our church, even Lord, our country. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Thank you so much, Brother Vincent, for that inspiring message. Amen. Yan. It's offering time! Yan, galing nyo ngayon. Ha? Attentive kayo ngayon. Praise the Lord. So, i-remind ko lang po kayo sa verse na Malachi 3:10. Pinapaalala po ni Pastor Bong, it's intended for pastors, pero we look up to them eh, di ba? Kaya dapat, example natin sila, ganun din tayo. Sabi po sa Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this. Ito lang po ang verse sa buong Bible na nagsasabing test me in this. Kaya magtapat po tayo. Sabi niya po, oh, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates. Babahain daw po tayo ng blessings. Sinong ayaw ng pagbaha ng biyaya? Wala, kasi gusto natin to. Throw open the floodgates of heaven and pour out so much. Hindi lang pour out blessings. Sabi po, pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So tayo po ay patuloy na magtapat sa ating buhay na Diyos. In our giving and in our tithes and offering. Atin pong hawakan ang ating mga kaloob at ikapo. Ilapit po natin sa Panginoon, nawa matsumpungan ng Diyos ang ating katapatan. Heavenly Father, Holy Spirit, Jesus Christ, ito po ang aming tithes and offering. May you find us all faithful sa pagbibigay, Panginoon. At nawa, maluguran or malugod ka ang tanging pangalan mo lang, Panginoong Jesus, ang mataas sa aming pagbibigay. Use this, Lord, continually for the furtherance of your kingdom, especially sa aming iglesia, ECMI. Thank you, Lord, for in Jesus' name we ask and pray all these things with thanksgiving. Amen. Amen. And amen. Sige po, pwede na po tayo magkaloob even sa online. Woo! Natin ang ating mga announcement. Pwede natin i-flash. Ayan, sa ating po mga announcement. Ayun. Fourth watch, no? Again, no? Iniimbitahan po namin kayo to join ulit, no? Monday to Friday,
4 a.m. Ayan. And then, guitar lesson po natin, no? Tuloy na po ito. Guitar and drum lessons. So, please, no, magpalista na po kayo. Meron na bang detail ito? So, yun, pagpalista po tayo. Ayan. And again, SMI Sportify. Yung ating badminton, kahapon po, no? Yung basketball and volleyball. So, praise God, no? Marami po muli ang nag-join. And badminton on July 6. So, yun, magpalista po tayo o mag-join po tayo. And next is 5-day club. Ayan, magsisimula po ito sa July din, no? Next week na ano po ito, na-postpone. Ayan, na-reschedule. So, yun, pag-pray po natin. And then alam ko ano eh, nangangailangan po ng additional teachers. So mga teachers dito, no, please paki-approach po si Teacher Ichu, si Teacher Pinggoy. Ayan. So ating G, ano ba tawag dito? GG? G and G. Generation. Sorry. Generation for God. Ayan. Youth Worship Service. So next week na po ito, no? Next week po. Yun. Dalhin po natin yung ating mga anak. No? And then ano, isa pa po, no? Parang kailangan po i-follow natin ang, ano ba yun? Yung page, ayan. Yung FB page ng ating G4G para ma-live po, ma-i-live natin sa Facebook. Yan po yata yung requirement ng ano, Facebook. Ayan, so. And the next is, yun nga, no? Yung ating Jesus strategy. So, yun. Ah, so may remedial class ngayon. So sa mga hindi po naka-join, meron pong session 1 and 2 ngayon. Ayan. So sa fourth floor po. So punta po tayo doon, no? Please, no, support po natin. At mag-join po tayo. Mapakaganda po. And the next, our prayer convergence. So face to face po ito, ha. Dito po natin gaganapin ulit sa church, sa ating sanctuary. So join sa ating prayer convergence sa July 10, ayan, 7 o'clock in the evening, face to face again. So, ayun. So, wala na po. Our next sermon. Ayun, isa pa pala. Yung graduates, yung mga nag-moving up. Ayan, for students who move up or graduated or receive a school award, no, please submit name, school award in high quality. Aba, may picture pala ito, no? Kay Sister Connie po. So, yun, i-recognize po natin ito. So, thank you. Ano, may ano po, may picture, with picture. So again, no, next sermon natin will be magkakaroon po tayo ng guest speaker. So, please join us. Yung mga nasa online po, no, I invite you again. Please join us here. Face to face, meron pa tayong guest speaker, si Pastor Andrew Miller. Ayan. So, praise God. So, kung wala na po, no? Tumayo na po tayo lahat. At by the way, si Pastor Hernan nga po pala ay nasa Cabiao. Launching po ng isa pa nating outreach sa Maligaya Duluhan. Ayan. Nasa Cabiao po. Let us pray. Father God, thank you for this wonderful morning, Lord, na nakapag-worship kami. Lord, I pray that you would bless, Lord, each family represented today, dear Panginoon, sa aming kalagitnaan. I pray, Lord, that you would continue to bless them, Lord, protect them, Lord, and I pray for special touch, healing touch, Lord, sa may mga karamdaman naming kapatid, Panginoon. Lord, may your healing intervention ipadama mo po sa kanila, Panginoon, yung kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Comfort them, Lord. Encourage them by your word, by your presence and healing, Panginoon. I pray, Lord, na punuan mo rin ang kanilang financial na pangailangan. Lord, pagpalain mo ang bawat pamilya, ang gawa ng mga kamay namin, Panginoon. Dismiss us, Lord, with your blessings. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen and amen. Amen. Let's sing our last song.
kayo sumaatin. Magkita-kita po tayo ulit next Sunday. God bless us all!